Nasaan po ba itong lugar na ito? Bali sa ano po ito, Calamias, Lipa, Batangas. Okay. So it is by a corporation named ito. Rumali Land Corporation. Corporation. Teresa ito Homes. Ito yung naabutan niyo, sir. Bali, ano pa lang po yan, phase 1 at saka phase 2. Marami pa rin pong complaint dyan sa phase 1 at saka phase 2. Ang karsada, wala pa, hindi pa nagawa. Tapos pa may po mga na-abandon. Parang kunwa-kunwarian ni. Ayun na nga po, ganun parang na po. Parang kunwa-kunwarian, nagtayo ng ilang hollow blocks, so konting bato, konting semento. Mm. Diba? Magkano na po ang nahulog ninyo? Bali, sa asawa ko po ay 160K na po. Equity po yon. Equity niyo, 160,000. Magkano ang kabuuan na dapat na bayaran? 1.4 M po. 1.4 million. Magkano ang monthly na hulog na hinihingi nila? Bali, nasa 5,200. 5,200 sa loob ng ilang taon daw? 3 years po. Ay, parang kulang. Kung 3 years, 5,200, siguro meron pang ilo-loan. Loanable portion yan pagkatapos ng 3 years na yan. Bali, ano pa lang po yun? Equity pa lang po. Okay, parang down payment. Okay. Na ang so far, ang naibigay na ninyo, suma total, 160,000. Opo. Tapos ang sabi nila, pag nabigay nyo na yung equity na yon, turnover na. Yan months ang lang po, turnover na. Pero yung mga kasama po namin, yung iba, hindi na po nagtuloy ng hulog. Mm-mm. Kasi nga po, nakita na nila. Nagka-ano-ano na nga po yung problema. Okay. Yung sa amin naman po, itinuloy nung asawa ko pa rin kasi para mas wala silang masilip sa amin na... Oo, kasi pagka hindi mo tinuloy, parang ikaw nag-break ng contract. Opo, parang ganon. Pero parang marami pong ganon ang ginawa na. Kailan po kayo nagsimula ng hulog ninyo? 2021 po. 2021. So, na-complete na ninyo, bali yung 3 years na 5,200 more or less, suma total is about 160,000 pesos. Kailan po ang sinabi nila na ito turnover nila? Bali... yung nakuha po kasi ng lote ng asawa ko, ma'am, o partner ko, mm-mm, ay sa phase 5 pa. Okay. Eh, may problema na po yung phase 1 at saka phase 2. Hanggang ngayon po, ganyan po yung itsura, ito, yung pinakita pero po sa hindi, video. Pero hindi, sa kontrata ninyo, kailan, anong sinabi na turnover? Yun nga po. Bali, wala pong kontrata na pinapirman sila o anong ano, pinakita. Kasi magpipirmahan pa lang. Opo, wala pong. Wala pero pong may ganun contract to sell? Wala pa rin pong perma, kundi ano lang po, yun, yung mga resibo po na pagbabayad sa kanila sa bangko. Bangko na nasa pangalan ng Rumali po. Land Corporation. Walang contract to sell, walang contract to buy. Walang acknowledgement receipt na ito ay... Wala po attorney. Aha, dali lang ha. O sige, bago ko kayo balikan. Kayo po sir, ano na po ang phase ano naman kayo? Phase 5 po. Phase 5 din. Magkakilala ba kayo? Hindi, nagkataon na lang na isa kay dalawa kayo sa mas nakararami pa. Tama? Rami po. Okay. So magkano na po ang naibigay ninyo? Bali 133 po. 133. Kailan kayo nagsimula magbayad? 2021 po. 2021, pareho din. Mas ilang square meters yun sa inyo, sir? Bali malaki din po eh, nasa 52, ganun po. Sa inyo po? Pareho po. Parehong-pareho. Mr. Lacorte, magandang hapon po sa inyo. Attorney, magandang hapon po. Ito po, concerning yung Teresa Home Subdivision Development ninyo sa Lipa, Batangas. Mukhang may problema po tayo? Tama po, attorney. Meron po tayong concern. Mm. Meron po tayong mga buyer na nakakameron po ng request sa office. Mm. So, ang ginagawa naman po natin, attorney, tama po yon. Sa dami ho ng mga nagkakameron ng concern, meron pong pagkakataon na hindi lang po natin sila agad ma-attend. Siguro, sandali lang sir. Una ko muna ang tanong, sir. Meron ba kayong license to sell? Meron naman po. Meron naman po, attorney. Sigurado tayo dyan, ha? Opo. Sorry, wala akong nakikitang nakapaskil na ano, pero i-follow up natin ito kung may license to sell kayo. Yun ang una. Tapos pangalawang tanong ko po, bakit po walang pinahahawakan na contract to sell, contract to buy, o kahit na anong some kind of acknowledgement as to the pagbenta o pagbili nila ng lupa? Ano po ba ito? Oho, ang nangyari po dyan, attorney, meron po tayong mga transaksyon na ang nangyayari pong dokumento natin isa yung pong buyer's information sheet, mm-hmm, at saka po yung undertaking para ho bang sort of reservation agreement. Mm. Oho, so pero ito pong sa kanila, hindi lang reservation na ito dahil naghulog na sila ng monthly equity para mabuo nila yung what's 160? So maybe about 10%, 15% of the
contract price? Tama, or 12% of the contract price? Ganun po. Yes, I think 10% po yun. Mm-mm. Opo. Si Sir Joseph at saka si Sir Elmer, ano ba ang gusto nyo mangyari? Ma'am, 100% refund na lang po. Refund? Opo. Dahil, kumbaga, kung aantayin ko lang po, baka mga senior citizen senior na ako. Senior citizen na po kami, hindi pa malilipatan po yung bahay kasi gubat pa po. Eh yung phase 1 at phase 2 po, problema pa nga eh. Walang kuryente, walang tubig. Yung iba napilitan na lang lumipat doon. Mm-mm. Siguro mga nagkukondo o nag-apartment, mm-mm, para wag na lang po mag-upat, tiniran po yung unit na iba tinihan po na doon. Tinihan yung unit na hindi tapos? Hindi po tapos yung iba. Pero may tapos naman po, kaya lang po, walang kuryente, walang tubig. Tapos yung iba po, yung parang abandon po yung unit. Yan na nga ba yung sinasabi ko eh. Kasi syempre, pinapaasa natin yung mga buyers natin. Sir Lacorte, ano pang plano niyo po dito? Yes po, may mga request po sila at narinig ko po yung concerns po ng ibang buyers po natin pertaining po sa utilities. So, we know work out naman po yun ng developer. Pero pertaining sa kanila pong request, hindi ko lang po sure kung nasa akin na po yung kanilang request mismo. Pero pwede naman ho ako makipag-ugnayan sa kanila, makipag-coordinate. Pwede ho ako mag-communicate. Sir Fernando, yes, so sir, nakikinig po si Senator Rafi. Pinapatanong po kung kailan po ang exact date na lang po na pwede po nating maibigay po sa kanila para po yes, maitira na po, makapag-move in na po sila. Exact date lang po, Mr. Fernando Lacorte. Hindi na nga nila hinihingi na bahay at lupa talang makukuha nila. Ang gusto nila is masoli lang sa kanila yes, yung naibayad po na nila. Opo. Matanong ko lang, nag-demand letter na ba kayo sa kanila? Wala pa. Okay, granting na kung kunwari bukas na bukas ay matatanggap ninyo ang sulat mula sa mga buyer na ito. Yes, so po. Within how many days from receipt of the demand for the refund ninyo kayang ibalik ang pera nila? Exact date na lang sir, exact date na lang po. Opo. Tama po attorney, hindi lang ho namin na ma-attend kaagad yung mga request unless meron ho kami natatanggap na request. Kaya nga, sa kanila. Yun na nga po, kung bukas po, ayan, kami na mismo ang magdadala ng demand letter nila. Maibabalik ba ninyo within 1 week, 3 days? By Friday? Within 1 week time po, i-validate lang po natin, attorney, yung mga naging payments po nila. At saka kung talaga kung sila ho yung buyer, siyempre i-check ho natin okay yun. So gano'ng katagal yung validation? Kasi may kompleto po sila ng receipts nila, ng mga resibo yes, nila. So, sa inyo, I am assuming, kompleto rin kayo, dapat. Opo. In a week time po, attorney, pwede naman ho natin ma-attend ka agad yan. Okay, we will take you to task ha, doon sa ano na yun, na once ma-submit ang complete documentation. So, para po sa mga nagre-reklamo, susulat po tayo ng demand for the refund because of the inability of the other party to proceed with the transaction. So, ipapakita po ninyo doon kung magkano na naibayad ninyo. And I am assuming, kompleto kayo sa records, di ba? Yung mga acknowledgement receipt at saka mga bank receipts ng mga naihulog na ninyo. Yes, we just need to validate kung totoong account ba yun talaga nila. Yes, diba? Sige. Actually, attorney, kahit po yung mismong request na lamang po ang ipadala nila okay or demand, ipipresent naman po namin sa kanila yung aming summary. Ngayon, kung hindi ho mag-re-reconcile, saka na lang ho sila mag-provide. Assuming na sa aming record di 10 ang naibayad nila pero sa kanila ay 11. So kahit yung isa na lamang na hindi ho na i-reflect sa aming record, yun na lang pong ipoprovide nila sa amin. Attorney Mark, good afternoon po. Yes, good afternoon po, attorney. Oo. Sir, ito na naman po, meron tayong complaint of a developer na hindi na ibibigay yung kanyang parte naman sa bentahan at bilihan ng lupa. Ano po ba ang pwede natin na gawin for this particular case po? Kung may mga buyer ho tayo na nagre-reklamo naman, attorney, as part of the mandates and functions of DHSUD, nag-i-intervene ho kami sa pamamagitan ng conciliation proceeding. Actually, doon sa mga commitment kanina ni Mr. Lacorte, more or less, those are the commitments that we could get in order for us to settle amicably yung mga concerns ng ating mga buyers. Mm-hmm. So, ang ipapayo ko na lang doon sa mga buyers, kung sakasakali naman ho na magkakasundo sila privately, just to ensure na magkakaroon sila ng compromise agreement with the concerned developer, at least
mas madali na nilang papa-execute yung compromise agreement kaysa doon sa original na causes nila, which is doon sa nag-ugat doon sa sale transaction po. Pero sir, so, tama po ba na hanggang doon lang sa information sheet tsaka undertaking, yun lang ang pangahawakan nila? Hindi po ba dapat at the very least there is some kind of a contract to sell or contract to buy? That the more or less the contract to sell po yung hinahanap natin or is the proper document pa para doon sa sale transaction nila. Pero kung sakasakali naman ho na may mga undertaking, kasi there are instances, I've already witnessed it somehow. Minsan ho, sa pangalan lang ho nagkakaiba ng mga dokumento na ine-execute, pero pagdating ko doon sa body ng dokumento mismo, it somehow reflects a contract to sell. Okay. So yun, kinaklaro lang natin kasi para may basehan talaga kayo na there was a meeting of the minds na pinaasa kayo, yes. Tapos kayo naman, nag-comply kayo doon sa obligasyon ninyo. Now it's their turn para ipakita na may compliance rin sila. Attorney Mark, sasamahan po ng wanted sa radyo ang ating mga complainants para po ma-facilitate yung kanila pong requested action on the matter. Diretso na lang okay po siguro sa office ninyo po, sir. Okay po, attorney. Okay. Narinig naman po ninyo at saka may commitment po si Mr. Fernando Lacorte, and we will take him to task for that. Siguro lang paalala rin ano, sa mga gustong bumili. Marami kasi dito sa kanila mga OFWs. Opo. Sight unseen yan eh. Sari eh. Mm-hmm. Yung hindi mo nakita pero based on mga representations, may mga picture, may mga kunwari. Ganyan. Tapos mga magiging magkapitbahay tayo dito. Ganyan. Pero Sir Joseph and Sir Elmer, ganun pang gagawin po natin. Siguro magharap na din po tayo sa tanggapan po nila Attorney Casiano po, no? Ipatawag na din po natin ang tanggapan po ng office po nila Mr. Fernando Lacorte of Rumali Land Corporation. And maraming salamat. Samahan po namin kayo. Kalma lang tayo para huwag kayong mag-losartan. Tama na ako lang ang naka-losartan dito. Thank you very much, sir. Magandang hapon po. Thank you, ma'am. Okay.